umalis na ang barkong naghakot ng basura ng Canada ngayong umaga. Umabot po sa mahigit sa 10 oras ang pagkakarga ng mga naturang basura para ibalik sa Canada. Maki-update tayo kay Alan Francisco live. Alan. Magandang umaga, Dayan, at good news para sa Pilipinas dahil eksakto 7:22 ng umaga kanina nang makaalis na nga ang barkong MV Bavaria, ang barkong naghakot ng 69 na container vans patungo roon pabalik sa Canada. Alas 9 kagabi, Dayan, ang simula ng pagkakarga ng mga basura sa barko, habang pasado alas 6 naman ng umaga kanina ang huling loading. Kung susumahin, mahigit 10 oras ang binilang para makarga sa barko ang Canadian waste na ang mga laman ay mga adult diaper, mga plastic bottle, bags at mga dyaryo. Kahapon dumating, Dayan, ang barko dito sa Subic Port. Nagbaba muna ito ng mga karga sa pantalan bago naghakot ng mga naturang basura. Sakay ng isang bangka, sinalubong ng mga environmental groups ang barko. May dala silang malaking tela na may nakasulat na Pilipinas, hindi tambakan ng basura. Sabi ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, 67 lang nung una ang container vans dito sa port. Pero dinala na nga rin dito ang dalawa pang container vans mula Diana sa Maynila. Nagpasalamat, Dayan, si SBMA Administrator Attorney Wilma Isma kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa aniyang determinasyon itong maipabalik ang mga basura. Ang nangyari aniyang ito ay patunay na hindi pumapayag ang Pilipinas na tapunan na lamang ng ibang bansa ng kanilang mga basura. Halos 6 na taong nagtagal ang basura sa Pilipinas. Pinasdayan, may mga basurang naibaon na sa landfill sa Clark, habang 8 container vans sa mga basura ang nawawala ayon sa mga environmental group. Dayan, ang magiging ruta ng basura, no, o ng nasabing barko ay mula rito sa Subic Port ay magbababa muna ito o mag-unload ng mga container vans doon naman sa bansang Taiwan at didiretso sa Canada. Few days yung iti-take bago makarating yung mga basura pabalik sa kanilang bansa. Mula rito sa Subic, Zambales, kasama si Narumel Tagbas at Esmeraldo Norte. Ako si Alan Francisco para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.